This is the best date. October to December, guys, isa sa mga pinakamagandang buwan na mag-swimming dito. Kasi nga, hindi siya masyadong mainit. Parang sa Pilipinas lang yung weather. Hey, what's up, you guys? It's Yabu again. So today, guys, pupunta po ako ngayon sa Kurnis Beach, isa sa pinakasikat na beach dito sa Abu Dhabi, kung saan ginagawa yung fireworks display every New Year. Lalakarin lang siya, actually, malapit lang siya dito sa bahay namin, dito sa Caledia. So lalakarin ko lang siya. So dadaan tayo doon, papunta lang doon. Lulusutin lang natin yan. Tapos, actually guys, yung Kurnis Beach, meron siyang habang 8 kilometers. Kasi guys, ang Boracay ay nasa 7 kilometers ata. So, parang 1 kilometers lang ang haba ng Kurnis Beach. So, ngayon, actually, first time ko makapunta sa Kurnis. Yung weather ngayon ay maganda. Mahangin. Medyo may lamig yung hangin. Saka, ang kagandahan. Hindi na masyadong mainit. Saka, every morning guys, dito sa UAE, meron ng fog. Ano na siya, parang malapit na nga mag-winter. Minsan pag naglalakad ako dito guys, sobrang pawis na ako agad. Mga gantong oras, sobrang pawis na ako. Ito guys, yung building na to, as you can see. Yan. Parang ano na siya, siguro nung pandemic, ito ata yung cause ng pandemic dito because some of the establishment dito sa UAE ay mga nagsara, kaya siguro ito yung nangyari dito. Pero may makikita pa kayo dito mga bukas na store, kagaya nito yung itong Miracle Studio. May mga bukas pa silang store dito. Dito sa Caledia, isa sa mga parang business center. Kaya ang daming mga trabaho na pwede nyong pasukan dito sa Abu Dhabi. Kaso nga lang, some of our kabayans ay nasa Hamdan. Kasi maraming mga kabayan na nakatira doon. Hindi ko alam kung saan ang workplace nila. Pero nasa Hamdan sila halos. Ang daming mga Pinoy sa Hamdan. Unlike dito sa Caledia, parang iilan lang. Pero ang daming mga nagtatrabaho na Filipino dito, lalo na sa mga supermarket. Makikita nyo sa mga supermarket, ang daming nagtatrabaho. Ayan, dyan sa Sapa. There sa Sapa. Maraming mga Filipino dyan. Lahat, halos mga cashier dyan, mga Filipino. Dyan kami bumibili ng ulam namin, mga isda. Halos dyan. Then the rest, doon na sa Caledia Mall. Usually, doon kami bumibili kasi parang sa Caledia, mas mura. Tapos itong Sapa, since ito rin yung pinakamalapit, by choice na lang siya. Pag halimbawa, may mga sale. Usually, bumibili kami sa gabi. Kasi minsan, nagsisale sila, lalo na yung mga ulam, mga isda. Ayan, babaybayin natin to. From there, papunta tayo doon. Actually, dyan sa mga lugar na yan, may mga lusutan na yan dyan papuntang Kurnis. Kasi that way, yung lugar na yan, Kurnis na. Papunta na sa Kurnis na yan. So, maraming lusutan dito. Meron din ditong playground. Ayan. Actually, along Kurnis na tayo. Papunta na tayo ng Kurnis. Itong street na slope na to ay sa Mubarak bin Muhammad. Itong street na nilalakad natin. So, ayan. Nasa Kurnis na tayo. Hintayin na lang natin mag-go. Kasi naka-stop pa para makatawid na tayo papunta sa beach. Actually, nakikita ko na siya at meron akong nakitang nagpa-parachute. May activities ngayon kasi hindi naman na masyadong mainit. So, there you go guys. Nandito na tayo sa Kurnis. Ang ganda ng beach nila kasi medyo mahangin today. Itong beach na pala to guys,
stretch siya hanggang Marina Mall. Actually, parang papunta doon ang Marina Mall. Doon banda. Ganun. I think that's the Marina Mall. Kasi parang ayun yung Skyruns ata, tawag dyan. Tama. Ayun nga yung Marina. Papunta doon yung Marina Mall. Nakikita natin dito yung flag ng UAE. Ayan. Then yung Marina. Minsan punta din tayo dyan. Next time punta tayo dyan. And magbablog din tayo dun. About sa SIM card dito sa UAE, medyo mahal lang yung tourist load nila para sa mga turista. Unlike sa Singapore, nung pumunta ako sa Singapore, medyo may pagkamura kasi ano siya, unlimited internet for 12 days. Sulit na siya, parang 1,000 plus lang siya sa peso natin, sa pera natin. Unlike dito, regular load talaga yung gagamitin mo. Hindi ko lang alam kung ano yung mga technique para doon. Yung cell site nila dito, meron silang IT Salat and Doom. I think yun yung mga, yung dalawang yun yung pinakasikat na tele company or cell site company. Yun yung pinakasikat na cell site company. Unlike pag residence ka na dito, ma-avail mo na yung mga murang internet at murang load para sa mga residents. So, paano ba tayo magiging residents dito sa UAE? Of course, kailangan nating mag-trabaho dito. And i-explain ko rin sa inyo guys, gawa tayo ng video minsan kung paano mag-apply dito ng trabaho. Actually, marami na ako natanungan na mga kakilala ko dito or mga nakasalamuha ko dito sa Abu Dhabi about sa kung paano mag-apply, saan pwede mag-apply. Ayun, explain ko rin yan sa inyo. Sa Do naman, kaya ako nagkaroon ng Do SIM card dahil nung pagdating ko dito, kasi sa Dubai ako nag-arrive. So, sa immigration pa lang ng Dubai, may ibibigay na sa yung SIM card, which is Do SIM card. Libre na yon. I don't know kung ilang MB yung libre ng Do, pero nagamit ko siya. Pero the rest na days, hindi ko na siya pinaludan kasi nga sobrang mahal nga ng internet dito. Same sa Etisalat. Actually guys, minsan sa mga lugar dito sa Abu Dhabi, may mga internet, may mga wifi connection. Libre lang siya, pero syempre, hindi naman siya katagalan na gamitin. Mga nasa 60 minutes lang siya pwede gamitin. So ayun, since hindi naman na masyadong mainit na. Actually ngayon ay nasa 3 o'clock na. Medyo hindi naman masyadong mainit dito. Let's go. May nagje-jet ski ngayon dito. Ayun, may nagje-jet ski doon, no. Kita niyo. So lakarin pa natin 'to hanggang doon. Tingnan natin kung anong makikita natin. Siguro pag nilakad natin 'to hanggang doon, mapupunta na tayo sa Marina Mall. Ayan, pero next vlog na natin 'yon. Lakarin muna natin 'to. So dito, hindi rin pala kayo magugutom dahil meron kayong makikitang vending machine dito. Ayan, vending machine for coffee. And I think this one is water. Water, 2 dirhams. Actually guys, yung mga tubig pala nila dito, sobrang mura. Espresso nila is 3 dirham. Pero pag sa ano yan, coffee shop, medyo mahal. Then meron sila ditong mga sweets. And of course, cola meron. Ayan, merong 3 dirham. Kung mapapansin nyo guys, dito sa Abu Dhabi, wala halos tayong makita na lumalangoy ngayon dito. Unlike sa Dubai, nung nagyate kami, maraming mga lumalangoy. So meron din ditong free water. Ayan. So dito, parasailing. So dito ginaganap yung parasailing. Ewan ko kung bakit walang tao dito today. As you can see, ayan. Hindi ko alam kung bawal na pumunta doon or pwede. Pero huwag na tayong tumuloy kasi wala tayong makitang tao. I think ayan yung mga gamit. Ayan yung mga gamit for parasailing and banana boat. May nakita akong pang banana boat. As you can see, may mga nagpipiknik din. May mga family na nagpipiknik dito. Uy, pwede palang dumaan. May dumaan dito. Yan sila. Dumaan sila. Ito na tayo sa swimming area. Ito na yung swimming area. Actually, ang dami palang nagsiswimming.
So hindi natin malaman pala kung may tao, kasi nung isa ibang site na pinasukan ko, walang nag-swimming doon. So dito yung swimming area nila. So, special access for people determination senior. And so ito pala, ito yung access for the seniors and the disabilities. Tingnan natin dito yung, so ito yung Cornish Beach. So ito yung laki ng Cornish at mga facilities dito. So ito yung fountain. Parang ito yung dinaanan natin kanina. May mga bike lane, of course. This is the best date, October to December guys, isa sa mga pinakamagandang buwan na mag-swimming dito. Kasi nga, hindi siya masyadong mainit, parang sa Pilipinas lang yung weather. Lalo na ngayon dahil taglamig na din, malapit na yung taglamig at nag-fog na every morning. And nawawala siya pag mga umabot na parang mga 7:30, mga ganun, nawawala na yung fog. Natin kung malamig yung tubig. Hindi tayo pwedeng maglusong kasi nakasapatos tayo. So parang mali ata yung ginawa natin dahil nakasapatos tayo. Malamig ba yung tubig? Medyo malamig nga siya. Medyo malamig yung tubig guys. Sobrang lakas na ng hangin ngayon. Ayun lang ata yung swimming area nila. Kung makikita nyo, may mga barricade siya na mga puli-puti na yan. Ayan lang yung park na pwede kayong mag-swimming. Parang kakabukas lang ata nito noong October 16, lumuwag na dito sa buong UAE. Lumuwag na siya kasi tinanggal na yung mask. Parang optional na siya. Hindi naman tinanggal, sa mga indoors, magsusuot pa rin kayo ng mask. Tapos sa labas, optional na lang siya. Oh, hi! May mga kalapati tayo dito. Actually, lahat ng mga, yung mga kalapati dito, malayang mga lumilipad kasi pinapakain nila yan dito. I think pwede kayong mag night swimming. Tanong nga natin itong lifeguard kung hanggang anong oras. Hello my friend, what time is Cornish closed? 6. 6? 6, okay. So 6 sila nagsasarado. So pagkakausap kayo dito guys ng mga taga dito, sabihin nyo lang my friend. My friend, yan turo sa akin dito ng mga kabayan. Hello sir. So kung mapapansin nyo, maraming mga Indian dito. Kasi before, yung mga nag-i-stay din dito ay puro mga Indians. Before, sabi ni Lola, nakasama namin sa flat, yung pera nila dito is rupee ang tawag. Pero ngayon, binago na. Nung hinawakan ng British yung UAE, iniba na nila yung currency nila, hindi na rupee. Yan nga, dirham na. Medyo malayo na rin nalakad natin. Galing tayo dun. Ayan, galing tayo dun. Bihira lang kayo makakita dito ng mga babae nagsiswimming. Unlike sa Dubai. Kasi syempre open na open na yung Dubai. Unlike dito sa Abu Dhabi. Medyo conservative pa rin kahit papano. Ito din sa park na to, may mga nagsiswimming. Ay, may nakita tayo mga babae dito. Karamihan halos talaga puro mga lalaki magtotropa. Wala lang masyadong mga activities dahil konti lang din talaga. May mga security naman dito at mga lifeguard, kaya safe na safe kayo dito. May mga nakita rin tayo mga Pinoy. So I think ito guys, may mga Pinoy tayo nakita. May mga babae, maraming mga babae dito. And I think this is the last beach area na pwede niyong pag-swimmingan dito. Kasi doon banda wala na, sarado na siya. Nakasarado na yung part na yun. Wala na tayo sa beach side ng Cornish.
This one here is a jogging pa. So ito yung pag magja-jogging kayo every morning, maraming nagja-jogging dito. And sobrang linis ng corniche dahil maintained din talaga sa kalinisan. As you can see, meron silang basurahan dyan. And ang ganda ng design nila dito, ang ganda ng pagkakaayos. Ito sila, magpipiknik sila. Papunta pa lang sila sa beach. Siguro susulitin na nila hanggang 6. So merong resting area dito. Meron ding beach doon actually sa kabila. Pero I don't know kung anong side na yung naan doon. I think na naikot na natin yung buong corniche. Meron pa naman doon hanggang sa dulo. Pero hindi ko alam kung may swimming area din doon or yung beach area nila. It's so clean. Para sa akin, sobrang ganda ng corniche. Siguro dahil bago sa mata, di ba? Sobrang linis din kasi talaga ng Abu Dhabi. Yun na nga. Iba siya talaga sa Dubai dahil sa Dubai medyo open na doon at medyo liberated na din siya kahit papano. Kaya maraming mga tao talaga doon at maraming mga nagsiswimming unlike dito. Hindi ko alam kung busy sila or siguro may mga work kaya ganoon hindi sila nagsiswimming ngayon. Merong araw siguro na talagang napupuno tong corniche. So ayun guys, naikot na natin hanggang dulo. Actually ito na yung pinakadulo ng corniche. So dito na tayo sa underground, pabalik naman na tayo dun. Tingnan natin kung sa hanggang saan yung underground dito. Ayan, dito tayo dadaan. Ayan siya guys. Okay, dito na tayo sa dulo ng underpass. Uy, akalain nyo tong halaman na to. Diba sa Pilipinas parang, ano lang yan eh, damo para sa atin. Dito, ginagawa siyang palamuti sa daan. So, ito na yung pinakadulo ng beach ng corniche. Ayan, nandito na tayo sa park. Wala rin masyadong tao dito ngayon.